Nagbabalik po ang Pilipinas natin at ang focus natin sa araw na ito ang Human Development Cluster. Napansin niyo po, meron akong katabing magiting na gobernador. Noong unang episode, pinakilala ko po kayo bilang isang ekonomista. Ngayon, Gov, kayo po ang humaharap mismo sa tao at kayo po yung lumalaban sa bagyo. Question po sa inyo, Gov. Sa tingin niyo po ba yung ating mga people on the ground sa mga probinsya, munisipyo, nararamdaman nila yung pag-asa? Nasisimula na nila at talaga yung pag-asa. At no time in the history of the Philippines since 1987 na klarong-klaro ang electoral mandate ng isang presidente. Mm-hmm. Isa-isayin mo. Pangalawa, yung nakaraan nating team, yun po yung hunter, yung naghahanap ng pera. Ito po yung team na kaharap natin. Ito yung gagastos. Okay. Kumbaga sa ano, ito yung puso okay. ng ating pangulo at andito rin yung pangarap ng ordinaryong mamamayan. At napakaganda at ang kanilang chairperson nga dito sa kanilang cluster ay nanay ng bansa, no? Dahil si Presidente Noynoy mo wala pong first lady, so pwede na po siguro nating i-consider si DSWD Secretary as nanay ng kaya bansa, si, ano po? Payo kaya si Cristo. By mandate and by function, yun po yung kanyang trabaho, ano po? Parang ayoko yung nanay yata. Tita po. Okay. Tita na lang. Lola na lang, lola. Okay, go. Ito pong iniwan natin na question kay Secretary Dinky. At papasa po natin ngayon. Paano po natin maramdaman yung paglago? Napang nakita po natin yung figures on the screen. At nasabi nyo, bilang isang figures person, na significant yun at napakaganda. So balikan po natin, Secretary Dinky Soliman. Ma'am, paano po ito mararamdaman ng ating mga kababayan ang paglago ng ating bansa? Well, unang-una, gaya ng sinabi ni Governor Salceda, ito ay unti-unti at hindi pare-pareho ang pagramdam ng pag-unlad. Pero yung makikita natin sa mga figura, kunyari itong SWS figures, no? Kaugnay namin ngayon, kami nag-reach out sa SWS, aming titingnan yung figures nila at kung nasaan ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Mm. At sa aming tingin, nag-ambag ang Pantawid Pilipino, Pantawid Pamilya dito sa pagsisigurado na ang pinakanangangailangan ay mayroong pantawid sa kanilang pangangailangan sa buhay. I have to cut them. Sige po, sige po. She's go. Being modest. Okay. Go. Actually, yung walang iba po pwedeng i-attribute yung pagbaba po ng hunger, kundi ang CCT. Okay. Ang dahil tumaas po yung presyo ng pagkain, pero bumagsak po yung hunger. So walang iba pong dahilan. At yun lang naman talaga yung programa. At nandun talaga, dumoble yung budget from 10 to 21 billion. Dahil kaya yung hunger, lower hunger is due to higher CC. Meron po tayong Governor Sec na magpapatunay niyan. Pero we're also joined by some of our friends from Payatas. Okay. Meron po tayong makakasama din on our remote site from Bulacan. Payatas, Bulacan. Nandyan din po yung ating mga kasama from Eastern Samar. Kasama din po natin, siyempre, ang ating mga kababayan from nabanggit ko na po, Payatas. We have our representatives from the media who will be asking some questions later on. At siyempre, yung aking partner dito who will help me explain. So balik po tayo kay Secretary Dinky. Sec Dinky, you have a governor who's affirming na malaki po ang tulong nitong CCT. At meron nga po tayong siguro mga kababayan na magtatanong maya-maya lamang. Itong conditional cash transfer, Gov, ito po yung parang flagship project DSWD. Napakarami po niyang, napakalaki po ng pondo na naibigay po dyan sa conditional cash transfer. Meron tayong mga kababayan. Paano po ang proseso, Sec, ng pag-distribute nito at paano po nila may expect in realistic days or weeks yung pagtanggap mismo ng tulong? Yung pagbibigay ng tulong sa ilalim ng Pantawid Pamilya ay binibigay kada dalawang buwan. Dati, last year, every 3 months binibigay. At ang binibigay natin ay 300 piso bawat bata hanggang 3 bata at 500 piso para sa nanay. So ang pinakamalaking matatanggap po ay 1,400 pesos. Binibigay po natin yan kada dalawang buwan ngayon. So Enero, Pebrero, Marso po niyo matatanggap. Yung Marso, Abril, Mayo po niyo matatanggap. Ngayon, ang pamamaraan po ng pagtanggap ay sa pamamagitan ng land bank, may cash card po o ATM na ibinibigay, o kaya yung over-the-counter,
na ang ibig sabihin nun, pupunta sila sa land bank at meron po silang ID, o dili kaya yung tinatawag naming offsite at yung pang-apat, yung G-REMIT na commercial establishments na kasama ng globe, kasi naaabot nila yung pinakamalalayong lugar na hindi kayang abutin testigo ng land bank. Unang sinubukan niya yung GCash doon sa Rapu-Rapu. Okay, talagang private sector, government channels, ayos po siya. Pero Sec, hindi po lahat mabibigyan. Hindi po lahat ng mahihirap considered as a falling below poverty line mabibigyan. Kaya ang question, paano po natin pinipili? Ang aming pong nabasa, Sec, computer daw po ang pumipili nitong ating mga benepisyaryo. Pakipaliwanag po kung paano po pinipili ito na wala pong pinapanigan at wala pong palakasan. Una, noong 2009, nagkaroon ng tinatawag na National Household Targeting System for Poverty Reduction. Binata yan sa 206 National Statistics and Census Board data. Yung pinakamahirap na probinsya at lahat ng munisipyo sa loob ng probinsyang yon na mayroong 50% poverty incidence. So, ang kanilang mamamayan, 50% ay nasa ilalim ng kahirapan. Nagkaroon ng survey na binahay-bahay at yon ang naging batayan para ilagay sa isang programa ng computer na tinatawag na proxy means test na nagraranggo kung sino yung pinaka nangangailangan, di gaanong nangangailangan, hindi nangangailangan. O mahirap, pinaka mahirap, hindi mahirap. Yun ang panimulang listahan na ginagawa bago tayo pumasok sa isang munisipyo. At meron tayong proseso ng community assembly at nagkakaroon ng verifikasyon kung nandun pa yung tao, kung tunay bang siya ay nangangailangan, at pinakamahalaga, may anak ba ng 0 to 14 years old. Kung tunay na nangangailangan siya, pero wala na siyang anak na 0 to 14, hindi po siya papasok. Kasi may kaukulang katungkulan ang pagiging benepisyaryo mo. Yung pagsisigurado na makakapasok ng 85% of the time yung iyong anak sa eskwelahan. Sek, yan po yung aking next question, kung ano po yung responsibility ng benepisyaryo. Pero bago po natin punta yan, dahil meron po kinalaman yung DOH at DepEd, tanong ko muna kay Gov, Joey. Gov, itong ating pagpili ba, wala po ba talagang role ang mga governor, mga mayor, mga barangay captain? Dahil yun po yung, dahil nasa inyong mga lugar, nasa inyong mga jurisdiction. Ano po yung papel ninyo kung meron man? Ang bantay. Bantay lang? Oo, tsaka kahit sa pagbibigay ng card, hindi ako sumasama. Talaga? Oo, tsaka para talagang DSWD ang pumili. Hindi sa umiiwas ako sa responsibilidad. At ako ang chairman ng Provincial Grievance Committee. So far, kulang pa sa 10 ata ang nagreklamo sa akin. Oo, talaga? So, ibig sabihin, maganda yung pagkapili. Kasi, yung when you're poor, you feel poor, and yung feeling mo na ikaw na nga yung pinakamahirap. Aspirational poor. Pero ito, dahil dun sa scientific, dahil kayo po, you're a man of science and figures, sa tingin nyo, reliable yung science involved in this process? Isa lang naman talagang ano dyan, kasi parang matitisod ka. Bakit ako, alam ko, mahirap ako, di ako kasama. Kasi nga, balo ka na, wala ka na anak na 14. So, yun ang talaga dapat, ewan kong pwedeng tanungin mamaya, kung may oras pa, anong gagawin ni Sec Dinky dun sa mga mahihirap na walang anak na 14 and below? Yes, okay. Marami-rami rin din kasi yun. At yun ang nasingaw-singaw na nararamdaman mo sa dito po, sa sistema natin ngayon. Okay, siguro bigyan natin ng chance mamaya. Sec Dinky, balikan ko yung question, yung siyempre binibigyan natin ng tulong, ano po, napaliwanag nyo na po na hindi po ito dole out. Marami na pong interview na binanggit nyo po na hindi ito dole out dahil merong karampatang obligasyon yung ating mga benepisyaryo. Ang tanong po, paki-explain po ano po itong mga obligasyon na ito, at siguro bigyan natin ng opportunity din yung DepEd at yung ating DOH secretaries para ipaliwanag nila yung role nila dito sa ating accountability naman on the part of the donee or the beneficiary. Oo, yun nga, may co-responsibility ito. May kaukulang bahagi ang nagbenepisyaryo. Kaya partner namin sila na pagsisigurado na yung susunod na salinlahi ay mayroong edukasyon at malusog ang katawan. No? So yung tinatawag nating compliance verification system, tinitingnan kung natutupad ba ang kondisyon ng pagpasok at kondisyon ng kalusugan. Kaya palagi ko pong sinasabi na... Ewan ko sasabihin niya.
Ang figure diyan 94%. 94%. Oo, hindi kanina pa nagpapaka-humble si Dinky. Ito Sec Dinky, ito katabi ko dito yung figures memorized niya sa isip niya. Opo. Ngayon, binabantayan ko nga siya. Nalalaman ni Gov yan dahil ang DepEd at ang DOH, kapartner namin, sa pagmumonitor kung natutupad ba ang katungkulan. Kaya tanong po natin kay Brother Armin, Secretary Luistro. Brother Armin, nakatulong po ba talaga itong CCT or Conditional Cash Transfer na para manatili, mag-aral ng mabuti ang mga anak nito mga benepisyaryo? Well, una-una, kailangan namin i-monitor ito. No? Mm. At yung aming papel dito, yung pagmo-monitor ng kanilang attendance at ang minimum dito 85% of the time. Mm-hmm. Pero ang talagang tinututukan nito ay yung unang-una yung pagpasok na rin yung participation sa eskwelahan, no? Isang katunayan niyan yung ating enrollment figures kung isasama na natin dito yung population growth. Ang ating enrollment ngayon mga 22.5 million. Ito nga yung medyo part of the problem is you're successful in one program, nanganganak ito sa kabilang problema, no? At sinabi nga sa akin ni Governor Joey, biglang tumaas yung participation rate sa probinsya niya ng Albay, no? At ito ay nationwide na nangyayari. But no? As long as they're in school, that's still a good problem, right, Secretary? Sinasabi ko, mas magaling na alam namin na nandito sila sa mga eskwelahan at mahahanapan namin ng solusyon kaysa sa akala namin tama-tama na yung numero ng classrooms at teachers, yung pala may mga bata na hindi man lamang pumapasok sa eskwelahan. Base dito sa CCT, Secretary, sa number of beneficiary families, ilang bata ang pinag-uusapan natin you're monitoring dahil anak sila ng beneficiaryo nitong CCT? Ito kasi meron na silang mga 1 million na Secretary Dinky noong nakalipas na taon pa, no? At yung mga bagong pumasok ngayon na pangalawang milyon, ang iba doon, nasa sa public schools na ngayon. No? Pero ang kailangan pa namin ripasuin yung mga datos. Pero sa akin, mga palagay, siguro mga tatlong milyon na mga bata ang ating pinag-uusapan dito dahil mga dalawa o tatlo sa isang pamilya. Okay, napakarami po noon. At ito pong apat na milyon, o tatlo, apat na milyon, we're hoping that they will feel obliged to also contribute to the nation in the future. Sec Dinky, puntahan ko po si Secretary Ona ng DOH. Sir, ang atin pong health, kailangan merong kusa din yung ating family. Pero na pumunta sa health center, magpatingin at siguruhin malusog yung ating mga babies, maayos yung pagbubuntis ng mga bata. Paano po natutulungan ng CCT yung ating community na gawing habit yung pagkonsulta sa mga eksperto natin sa health offices natin at sa ating mga health centers? Dr. Mark, yung kagandahan ng programang ito dahil meron tayong convergence with the SWD, kaya meron na tayong listahan ng mga pamilya na nangangailangan din ng alagang tunay na tulong. Kaya ito ho ay isang magandang proseso katulad ng na-check up yung mga buntis at yung mga bata. Kung pag nagkasakit sila, eh meron ka agad mapupuntahan na hindi na sila mag-hesitate. Dahil ito hong programa natin ngayon, nagawa din natin na itong mga pamilyang nasa National Household Targeting System ng DSWD, ay mai-enroll na rin natin sa PhilHealth. Sec Ona, ma-interrupt ko lang po kayo. Kasi ang DepEd, madali po i-monitor dahil yung schedule ng eskwela, regular po yon at tine-check po ng teacher. How are we able to monitor yung ating pagpunta ng mga buntis na nanay at itong pagpapacheck sa health center? Ano po yung mekanismo para masiguro na yung health component ay maayos yung monitoring? Ang monitoring ay ginagawa jointly ito with DSWD. Kaya nga, meron na kaming programa ngayong tinatawag naming Community Health Team. Nasamahan ito ng DSWD, kasama natin dito ang Department of Health, hanggang sa local level. Parang yung mga nasa conditional cash transfer ay na mo-monitor natin, nagpapatingin sila at meron silang kakayahan na makapunta sa ating rural health units. Karamihan yan ay nasa rural health units. Okay, kay Ma'am Dinky, itong ating pondo sa CCT, masasabi nating hindi talaga siya dole out at nag-a-uplift at nag-i-inspire po kung yung ating parents ay nai-inspire maghanap ng trabaho at talagang maging productive. Kaya siguro pasa ko rin kay Ma'am, kay Secretary Baldos, Ma'am, is this helping them get out of their homes, go look for a job, and be productive?